Hindi matatawaran ang galing ni Diego sa kanyang pagpinta. At hindi lamang basta ito pang display ha. Dahil ang mga obrang kanyang natatapos at naibebenta, inilalaan para makatulong sa mga batang may kapansanan. Sino si Diego at ano ang espesyal sa kanya? Ito po at inyo pong panoorin. Iba-iba man ang kulay, ngunit may iisang tema. Ito ang mga pintang obra ni Diego Villavicencio. Nasa edad niyang 16, samot-sari ng exhibition ang kanyang nasalihan at ang ilan sa kanyang obra nakarating na sa ibang bansa. Ngunit si Diego, hindi lamang ordinaryong bata. Dalang siya ay 2 taong gulang pa lamang na diagnose siya na may kondisyon na autism. I'm Winnie Villavicencio. I'm the mom of Diego. Diego is my second child. He's 16 years old now and he has autism. Diego seemed normal in the beginning. But when he turned 1, I noticed na he wasn't speaking. So nung kinocompare ko, parang huli siya. So I think before he turned 2, I had him checked. And that's the time we discovered that he had autism. So when you find out kasi that your child has autism, you try to find a gift kung saan siya magaling. So I enrolled him in several activities or classes. We tried soccer, basketball, swimming, painting. And then nung dinala ko siya sa isang painting session, that's the time I noticed na he was focused and he was really, really enjoying it. So he's the type kasi who couldn't sit still. Magulo, diba? Hyperactive. But when he painted that time, nakaupo siya for like an hour, which was unusual. So from that time on, we tapped on art na. At nang matuklasan ang talento ni Diego sa art, ibinuhos nila ang suporta sa kanya. At sa edad niyang 5 taong gulang, ay nagkaroon agad dito ng sold-out exhibit. So we started with Art Attack. You know that Disney Channel? After a few months, I tried to get an art teacher. Para totoo na, canvas, acrylic, different styles. We did a solo exhibit when he was 5 years old. So I partnered with his therapy center, and syempre with the support of family and friends, it was sold out. So from then on, there were several foundations who reached out to me, and they appreciated this work, so they featured Diego, they got his paintings for calendars. Nang siya ay mag-edad 12, kinilala si Diego bilang isang abstract artist. Ikinwento ni Winnie kung paano nabubuo ni Diego ang kanyang mga obra. It's really random the way he does his paintings. We just tell him, you know, these are the colors. I prepare the paint. Yun lang yung gagamitin niya. But how he does it, siya na talaga yun. And then he leaned towards the burst. If you see his paintings, yung parang yon yung red na yon, yung parang fireworks. Fireworks. So, yun, we all the paintings na ginagawa niya, may mga ganon. Parang naging signature painting niya. Tapos nag-evolve din. Naging abstract painting rin siya na iba-ibang styles eventually. Basta every time we paint, pag feel niya gumawang burst, magagawa siya. Until parang naging, sometimes burst, sometimes parang birds or fish. Diba? So minsan, hindi na siya masyadong parang fireworks na nakaspread. Minsan konti na lang na parang star. We tell him, oh, CEO, that's your painting. Yeah, ganun lang. Kasi he's non-verbal. He talks very little lang. Little words, not really sentences. So when he sees it, he knows it's his work. Ang ganun lang. Ngunit mas naging makabuluhan ang mga pinta ni Diego na mapagdesisyonan ni Winnie na ang ilan niyang obra, ibenta. At ang mga kita nito, ire-responde sa mga batang katulad ni Diego na may espesyal na pangangailangan. We got approached by Special Achievers. It's a non-profit organization. So, sila yung parating nag-market
nung paintings ni Diego, we did not really see, you know, making money out of it. And then they said, you know, mommy, we can have Diego's paintings curated. Okay, if you think you can sell it at that price, then I donate half to you, to your foundation. So sa akin, may konting profit kay Diego, bawi sa materials for the framing. Blessed naman kami. So my advocacy is to share our blessings to those who are in need talaga. Hindi man alam ni Diego ang kanyang ginagawang pagtulong sa iba. Ilang scholar na ang kanya na pag-aral at mangilan-ngilan na rin ang Art Mentorship Program ang kanyang naitayo sa mga pampublikong paaralan. I don't think he's really aware, but he's aware when he's recognized. Kasi during the pandemic, we had like an awards night and he knew na parang star siya nung recognition day na yon. So I don't think he's really aware of, you know, the length, the magnitude of what he really does. But we always tell him that we're proud of him. He had several scholars eh. So we met one, his name is Ravi. Nagpe-painting din siya. So si Diego yung nag-support nung painting lessons niya. So yeah, marami siyang natutulungan na bata. Higit sa pagtulong ni Diego sa iba, mahalaga rin para sa kanyang pamilya ang suportang nakukuha nito mula sa ibang tao, lalo na sa hindi nila lubos na kakilala. Since they know the objective naman of whatever activities we make for Diego, their support means a lot kasi nakakatulong siya doon sa success nung whatever project we make. So I'm very grateful talaga to my friends, relatives, family, because kahit anong pasukin namin for Diego, they're always there to support us. He feels the warmth of his cousins, his titas and titos. Nawawala yung ano niya eh, anxiety niya. So he feels kasi very accepted and welcome. So it's really important na I think nararamdaman niya na they don't make him feel that he's different. Nilalayuan siya, hindi ganon. Sa ngayon, mas palalawigin pa nila Winnie ang obra ni Diego at ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng ilan pang merchandise items. Nangangahulugan din ito na mas marami pa silang matutulungang mga bata. So when you find out that your child has a disability, some people take it as a parang a loss or a hindrance to success. Kami kasi ng husband ko, we don't want to see it that way. So we chose to embrace the condition of Diego and do something out of it na hindi lang si Diego yung nagbe-benefit, diba? Maganda na nakakatulong ka rin sa iba. For now, it's really just painting and me probably doing more merch using his artwork. If people want to buy his artwork digitally, why not? Diba? Tapos ito, yung mga paintings niya, unti-unti, meron ding mga nag-i-inquire and bumibila. So, we just sell it and then we try to help others from the proceeds of the sale. Hindi man masabi ni Diego, pero ang kanyang mga obra, sapat ng ingay para may parating sa atin ang nararamdaman ng kanyang puso. Patuloy natin siyang suportahan upang magkaroon pa siya ng dahilan para magpinta. Higit pa riyan, mas dadami ang batang matutulungan ng kanyang mga obra. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.